sabi ko, nako, baka ito na ang dinadasal ko kay Lord. Sabi ko ganyan. Naiyak tuloy ako. Oh, kaya aga-aga namin kumiyak mag-ina. Para lang mapila daw. Ay, naawa lang lang Diyos eh. Tinanggap naman kami mag-ina. Kaya talagang ko sana ako kukuha ng mababat libre. Talaga doon ako lalapit. Kasi talaga nasagansyan ako doon sa pagkaka-opera ako tapos doon sa chemo. Piliin nyo magkano anak ang isang chemo, 73,000. Yung anak ko nga naibenta namin, yung dalawang kalabaw namin, saka isang bulo. Natulungang mapasites ka ng malasakit program ang 60 taong gulang na si Daisy De La Cruz De Luna na may ovarian cancer at naninirahan sa Balik-Balik Street, Vega, Bungabon. Dulot nito ay ngiti at pag-asa sa may sakit na ginang. Dahil sa hirap ng buhay ay wala silang mapagkukunan ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Itong pinapaalis sa aking matres. E di, yun nga nabalita ko ay malasakit. Ay parang hindi ko narinig talagang nung narinig ko lang naghapon na kasi. Maga, lumakad kami mag-ina. Awa ng Diyos, sandali lang naman din kami doon. Tinanggap talaga kaming maluwag. Nalibre na ang CT scan sa Chani Daisy na nagkakahalaga ng 11,250 pesos dahil sinagot na ito ng malasakit program. Chani Daisy, taong 2019 ang makaramdam siya ng kabag, pagkabunsol at unti-unting paglaki ng kanyang tiyan. Kaya agad siyang nagtungo sa ospital at doon napag-alaman na mayroon siyang ovarian cancer stage 3. Parang kabag sa kabunsol, ganun lang. Tapos nung parang lumalaki na tiyan ko. Pero kasi inagapan ko agad yun eh. Kaya kumbaga naagapan ko. Kaya kumbaga sabi nga ni Doc, survive ako. Kasi nag stage 3. Nung huling nakita yung aking CT scan tsaka yung laboratory, 1-0 na lang daw ako. Kaya lang pinapatanggal talaga yung matres dahil doon nagmula lahat. Magmula noon ay nagpabalik-balik na siya sa ospital para sa kanyang pagpapakimo. Matapos naman ang kanyang huling kimo noong July 2020 ay inabisuhan na umano siya ng doktor na ipatanggal na niya ang kanyang matres dahil ito umano ang nagiging sanhi ng paglaki ng kanyang tiyan. Sa dami na ng kanilang gasto sa kanyang pagpapagamot ay problema nito ngayon kung saan kukuha ng pera para sa kanyang pagpapa-opera. Sa kabila nito, lubos na pasasalamat ang kanyang ipinaabot sa malasakit program ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Aurelio Umani para sa pagsuporta nito sa mga kababayan katulad niyang may karamdaman. Mir Guevara para sa Balitang Unang Sigaw.